We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. At home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Payong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga-barangays Buhangin o Agdaw proper sa Davao City. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Kalawit o Liloy sa Zamboanga del Norte Province. Karong buntag ang mga kapuso sa luduhan ta ang mga kababainhan. Ug subay ni Ana atong makauban ang pride sa Bangsamoro. O giila, isip National Outstanding Youth Volunteer o Most Inspiring Woman Leader of the Year, si Alia Banyaga Adam. Samtang sa ikabalo ko, giningaw na mo mag-chilang. Samtang nagpaminaw o musika kikan sa banda. Busa ato sab kumustahon karon ang bandang Tamad si Juan, kauban sila Reg, Solbra o Shem. O sa Best Talk, makauban at si Resi, si Kapusong Ruby Rodriguez. Mga kapuso, karong panahuna, kinahanglan yun nato mukaon og nutritious food para maging always healthy. Tama ka na, Sai. Busa karong buntaga sa atong Kumbira Express. Andaman kita og organic garden salad ni Willet Namukot Bordas sa Cagayan de Oro City. Maayong buntag, mga kapuso. Mag-prepare ta karon sa moang garden salad. We call this garden salad kay gikan man tanan sa among garden. Majority sa amo ang ingredients. Our ingredients are lettuce, and then we have arugula, kale, blue ternate, and raisins, walnuts, mango puree, parmesan cheese, then cucumber. First, let's put the lettuce. I-cut na to siya kay para mas dali siya kaunon. Our lettuce are naturally grown. Kami gyud nagkuan-ani, nagpatubo. Pati ang amo ang kale. Kani gyud tanan. Magsalad lagi ka, pero dili sad siya naturally grown. Naamang gyud mabilin ani nga mga chemicals na harmful sa ato ang lawas. Raisins to sweeten. So, kani maghimo mo garden salad, depende rin na sa inyuhang taste. Kung ano, din tapos kani siya, nice man nga na ay raisins, kay ma, ano ang ka medyo bitter sa, what's this, sa lettuce, og sa kale, og sa arugula. Din tapos, nice nga na sa walnuts for protein crunchiness, texture, and then mango puree to add sweetness here. Ang last ani is balsamic vinaigrette. Balsamic ni siya og extra virgin olive oil. Kailangan daw na ay fats para maabsorb sa imuhang body ang mga nutrients nga makuha sa vegetables. Kani siya, pwede na din mo ma-enjoy og makaon kaning garden salad. Inana na siya kadali. I-prepare. Mga kapuso, ania na nga ito ang lamian o healthy nga garden salad. Eat right ta, mga kapuso.
Mga kapuso, sa mga giningaw na nga mag-unwind, dili lamang with the gang, but with the band. Karong buntaga ato makauban ang Davao-based band nga Tamad Si Juan. TSJ band members, maing buntag, og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? Good morning. And it's a great morning kay makauban mo na mo karong buntaga. Og unang-una, kindly introduce yourselves og inyuhang role sa banda. Ako si Reg, vocals. Ako si Jom, turntable. Shem, on drums. Yung mga members namin, wala eh, medyo busy. And we understand that TSJ band members. Og, nganong Tamad Si Juan man ang nahimong pangalan sa inyong banda? Si Tamad Si Juan, kabaligtaran siya. So, every time I'm playing, sana mo ka ng boost with them. Dili na siya tamad. Siya si Juan. O paunsa ba nabuo inyong grupo? Unsa na ba mo kadugay isip mga miyembro sa bandang TSJ? TSJ is 3 years. 3 years na ako. Then, yun lang, nabuo lang. More on gather-gather lang. Then, tropa-tropa lang din. Then, sooner or later, nagka-idea lang din na gawa ng rubric naman. So, tinuloy na namin. Og unsa ba ang genre sa music nga nakatutok mo in any case naga every time naga-perform mo on stage? Enyo metal pero may halo siyang reggae, rock, fusion, experimental naman yung kasi ginagawa namin. Kasi magkaiba talaga, magkakaiba kami ng genre, iba-ibang banda. Tapos may light tripping nung nagkaisa kami, ganun din ang ginawa namin. Kung anong genre galing yung mga kasama namin, hinahalo-halo na lang din namin. Pero every time ba namin yung mga performance here o gagawa sa Davao City, paunsa ba mo as a group nag-prepare para sa inyong piece na i-perform? Practice. Importante kayo, practice. So, relax po. Kailangan sa magpaulay para sa biyahe, medyo nakakapuli ako ng biyahe pag labi na layo. Katong nawala na ang mga night events, nawala na ang mga parties, mga performance sa mga banda. Kamo ba individually or as a group, paunsa ba mo nag-adjust ato nga time? Kanya din. Pero daming learnings. sa akin, employed ako doon. Work na muna siguro. Minsan-minsan na lang yung tugtog. Ngayon makati na nga Then time na. Cover namin sa sarili namin na marunong din pala kami gumawa ng ganito. Ganyan. Ganeta. May mga talent pala kami marunong pala magluto. Mabas din yung totoo. Para. Og karon nga murag mas luag-luag na ang mga restrictions, isip mga miyembro sa banda, unsa ba inyong hanggang look forward karon? So far, dagdag ng compo. Hopefully, makapractice kami at least more on makagawa ng kanta. Tapos makakover ng bago. Then practice. Para anytime na may mag-i-invite sa amin, ready na ulit may pag-rock and roll. Tapos push up. Times a day. And kasama rin pala magiging physically fit pero as a group ba ano ba yung dapat na isalang-alang ng each member para maging united talaga yung grupo as a band? So far ano lang naman pagiging lang at least magkakaintindihan kayo sa anumang decision. Iwala din sa isa't isa. Pagdama, respeto. Hindi naman maiiwasan, may mga conflict talaga mangyayari pero yun lang, yung acceptance tsaka yung tiwala. Yun yung maganda. Mm-hmm. Tapos yun, love. Is sweeter the second time around. Ay! Og syempre, makijam ka nato this morning ang TSJ Band. Walking outside, sending people, the swag outside, they're not gonna
Wow, alive na alive ang ating morning dahil sa TSJ Band. Daghan king salamat sa inyong oras ang gigayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chillaxo mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Arjel! May butag mga kapuso, ug welcome to Best Talk this morning. Atong makauban, usa ka Dabar Cats, ug ato pong ginatangan matagabi sa Oh My Love. Walay lain pa, kundi si kapuso, Ruby Rodriguez. May butag, Miss Ruby, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. First of all, gusto ka namin kumustahin. How are you feeling right now? Maayong buntag, and I'm feeling fine. I'm okay. And I feel good. Like you know that I should. Ganyan lang exercise ko, puro sitting down. I would like to thank first, of course, GMA Regional TV for inviting me ngayon dyan sa At Home, sa show ninyo. Maayong buntag sa inyong lahat. Maayong buntag. It is truly an honor to have you here with us. Dagan kayong salamat for making time. And of course, ngayon ba, Mr. B, you're feeling good na dahil nga parang late last year, you had to recover from some sort of ailment. Kumusta po yung inyong coping up naman or recovery process? Para akong manic depressive. Kumisan masaya, minsan hindi. You know, but the illness is okay na. It's just the scar, of course. Although, syempre, yung loob daw, I still have to be careful about it because mag-recuperate pa siya. But then, I'm alright. I'm watching it kung may pain. May pains pa. Pero okay naman so far. Pero in your personal life naman, Mr. B, saan ka po humuhugot ng happiness din naman? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Mga anak ko. Ever since, sila talaga ang nagbibigay ng lakas sa akin. They pull me up when I'm down. Yan yung physical na nandito. Pero of course, uhugot ako ng lakas sa aking faith, ano, sa pinaniniwalaan kong Panginoon. Mr. B, kamusta ang naging relationship mo naman with the cast and of course, the production, the crew sa lock-in tapings ninyo with Oh My Love? Yan ang maganda kasi when we all entered, of course, we were all excited to go back to work. Pero syempre, andun yung anxiety attack mo pag nasa kwarto ka na mag-isa. Iiyak ka na. Like ako, iiyak na ako kasi nanimiss ko na yung, you know, mga anak ko. But what's nice is we all support each other. We all became like isang big barkada. Yes, and of course, with your role here, Mr. B, what do you love most about it? To me, it's easy because nanay ako. And I'm already a nanay. I have adult children. Syempre, si Lovie ang anak ko, diba? Siyempre, adult na siya. And then, si Buboy ang anak ko doon. So, to me, I can relate. I try to imbibe na when I stare at her, ang nakikita ko yung anak ko talaga. As in, anak ko siya talaga. Very deep ang nineng. But kung meron ka mang mensahe na lang din sa lahat na, I'm sure marami nakaka-relate ng mga mommies na nanonood sa atin dito sa Mindanao, what is your message to them po? And at the same time, please invite them also na abangan pa mga episodes ng Oh My Love. Sa lahat ng mga nanay na katulad ko, well, hindi kailangan mataba ha, basta mga nanay kayo. Just remember to be strong kasi talagang kahit sabihin nilang tayo ang ilaw ng pamilya, hindi tayo pwede mag-flicker. Kailangan lagi tayong bright. Dapat tayo parating handa para sa kanila. At yun ang makikita niyo dito sa Oh My Love. Kaya sana po sa lahat ng mga Dabar Cats natin, mga kapuso natin dyan sa Mindanao, panoorin nyo po parate ang Oh My Love dahil hindi lang po katatawanan ang mapupulot nyo. Marami po kayong aral na mapupulot. Thank you very much, Mr. B. This has been a very heartwarming interview with you. Daghan kayong salamat. Salamat again for having me here. And that was Kapuso ang Ruby Rodriguez. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng istorya sa kinabuhi ug mga inisyatibo nga gihimo sa usa ka Mindanawan nga nakahatag gayud og kaayuhan sa tuma ka igsuonan nga anaa sa Bangsa Moro. Giila sa isip National Outstanding Youth Volunteer tuig 2019 ug ning baguhay lang siya ang gipanganlang Most Inspiring Woman and Leader of the Year, si Alia Banyaga Adam. Ma'am Alia, maayong buntag kanimo ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello, sir. Maayong buntag po sa inyo and sa lahat po ng nanonood ngayon sa GMA Regional TV. Maayong buntag po sa lahat. I'm very good po and very thankful for being with you this morning para po mag-share ng story about me. Inshallah po maka-inspire. Maayong buntag po. Ma'am, at young age na ilhan ka na, isip usa ka youth leader nga aktibo gayod sa paghimo og mga initiatives alang sa Bangsa Moro people. Pero unsa ba ang sinugdanan ni ini? Yes po, growing up in the province of Plano del Sur, na-expose po ako sa maraming problems na talaga pong tumatak po sa isip ko as I grow up. And isa po sa mga issues na yon is yung security and yung gender inequality and yung forced early marriage po sa mga young children, young women po. Yun po talaga yung nag-inspire sa akin na mas gumawa ng mabuti na mag-volunteer. Unsa-unsa ba nga mga proyekto ang imuhang naapilan o mga nahimo na asa sabsagad kini naka-focus? So, back when I was in high school po, up until now, for more than 15 years po, talagang marami na po tayong nagawa patungkol po sa women empowerment, sa youth empowerment, patungkol din po sa mga paghihikayat ng mga kabataan na maging volunteer, gumawa ng aksyon para makapag-payback naman po sa ating community. As of the moment po, meron na po tayong maraming volunteer, abot-abot mga 100 na po tayong tumutulong sa organization namin para mag-spread din po ng mga positive messaging and of course, maging ehemplo, maging example din po ng ibang kabataan para sila naman yung gayahin para mag-multiply po, mas sumami po yung volunteers natin. Ma'am, nga no sab nimo nahuna-hunaan nga mahimong usa ka youth volunteer og leader? Unsa ang ga-motivate o ga-inspire kanimo? As I grow up po, nakita ko kung gaano kahirap yung life and marami po akong na-experience. And as much as possible po ngayon na alam kong may kakayahan ako na tumulong, gusto ko po na hindi maramdaman yon ng ibang tao and sana maging isa ako sa susi, makatulong po sa mga taong yon na maiwasan, na makaramdam ng ganong paghihirap. Niyatong tuig 2019, giila ka isip National Outstanding Youth Volunteer. Unsa ang storya likod ni ini nga award, ma'am? Natutuwa po ako dahil talagang gusto ko pong iparating sa mga tao, sa mga kagaya kong nagbo-volunteer na hindi natin kailangan ng acknowledgement. But sometimes talagang dumarating yung point na makikilala tayo, mapapansin din yung mga ginagawa natin and we want to dedicate that moment po dun sa mga kasamahan naming nagbo-volunteer din. Ma'am, hinahinay na sa bani mo nakita ang mga resulta sa inyuhang kahago sa organisasyon? So ngayon po nakikita natin yung konting pag-asa na nararamdaman nila. Nakikita po natin yun kasi kapag nag-visit po tayo sa community, hindi na po sila yung dating nasa tabi lang. Ngayon po, nakikiparticipate na sila, nag-engage na sila, and yung mga bata po dati na wala nang ganang mag-aral, ngayon po, with dun sa mga support na, and yung mga psychosocial support na ginagawa natin sa kanila, marami po yung nag-aaral na, and thankful po sila kasi nandun po tayo nung mga panahon na kailangan po nila tayo. So, marami din po ngayon na naging kasapi na natin sa volunteer organization. Marami din po yung nakakakita ng value nung pagiging isang volunteer at pagiging isang tao na kayang tumulong at kayang gumawa ng mabuti para sa ibang tao. Karong bulana, nakatakda ni Mudawato ng award isip Most Inspiring Woman and Outstanding Youth Leader of the Year. Unsa ang imuhang gibati, ma'am, ug kang kinsa nimo ginadedicate kini nga award? So very unexpected po ulit na tatanggap ulit tayo ng award.
Ito po ay dinededicate ko sa lahat ng mga kasamahan kong volunteer and sa lahat po ng mga kabataan na nandiyan dyan sa paligid natin na natatakot mag-voice out. Maniwala po kayo sa sarili nyo na kaya nyo pong tumulong, kaya nyo pong maging isang inspiring person din po para sa ibang kabataan. Dagang salamat, Ma'am Aliyah, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Amping Kanunay, and keep inspiring people. Thank you very much din po at wassalam. Sa ipagsinabtanay og respeto sa usag usa ang nahimong susi sa bandang Tamad si Juan nga magkahiusa sila isip usa ka grupo nga nagdala og kalingawan sa katawhan. Samtang Jill, tungod sa mga kasinatian ni atong bata pa siya, nahimo kining inspirasyon ni Aliyah Banyaga Adam aron maning kamot og mutabang ngadto sa mga kabataang Bangsamoro. Gani, giiles siya karong tuiga isip most inspiring woman of the year. Sayag mga kapuso, nahimong inspirasyon ni kapusong Ruby Rodriguez ang iyang pagkainahan sa iyang role isip nanay ko ring nga inahan ni Sensen Gipit sa Oh My Love. Busa ato pa siyang subaybayan sa GMA Talibabad. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Will Rogers nga don't let yesterday take up too much of today. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw subkalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend, mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.